Yo, kumusta? Kumusta? Kumusta mga kahabi? Ayun, pawis na pawis pero mainit kasi. Eto, guys. Isang sorpresa. Isang malupit na pagdalaw. Nandito tayo ngayon sa lair ni ExoManiacPH. Yes, in the house! Yeah. House tour tayo ng kanyang mga teas dyan. Okay. Eto yung mga alaga niya, oh. Yeah. Welcome, sabi ni Parin. Say hello to T.S. Convins. Yeah. Yeah. Ayan yung mga alaga niya, man. Yo, kita niya naman. Ayan. Nasa vlog niya lahat yan. Catch the vlog niya, ExoPH. ExoManiacPH. Ayan, oh. So, ayan, iisa-isahin natin ngayon yung mga alaga niya. Mamaya, tapos bibigyan natin ng short interview kung paano niya ba ito binubuhay at paano niya ginagawa yung mga enclosure na, mga kagagandang enclosure na mga ginagawa niya. Alright? Hindi, grabe to. Ano name nito, boss? Fucking. Parang ano talaga, Dragony. Dragony, ano? Mother of Dragons. Ano, nag-ano sila yun? Nagpapwede sila ng balat? Nagsished din? Oo, nagsished. Ano laki na agad, diba? Ilan? Wala na to, 4 months. 4 months pa lang. Galing sa anong size? Parang at least maliit eh. Kung nakikita niyo yung nauna kong vlog, siguro mga ganyan lang siya. Mga 4 inches. Oh. From head to tail. Tapos apat na buwan lang, ganito nakalaki agad, no? Tapos dapat ang ano na, turo na rin natin ako kung anong the best food para sa kanila. So, mas pag-bathe pa lang sila ang pinaka-the best food. Sa kung wala kayong dubya, ang first option natin yung yung BSF. Yan. Ayan pala yung kinaculture mo. Oh, actually hindi pa, binili ko pa 'to. Sa iba kasi mabaho 'to, pero pag sila mo kasi uod mabaho, di ba? Oh. Pero ito hindi. Saan ba galing yung BSF? Ano siya, black shoulder fly. Basta parang hindi siya langaw eh. Ayun. Pero ano rin siya, may... Yan na lang, ilagay mo na lang sa yung... Yan o. Sa video yung pinaka Yan pala pinapakain ni Boss ExoManiacPH, kaya napakabilis lumaki ng kanyang mga bearded dragons. Second option yung dubia rin. Sa nutrients, ha? Dubia? Oo, dubia, yun. Dahil yung kompleto sa protein tsaka mga minerals. So, ang ilang beses mo sila pinapakain sa buong maghapon? Lalagyan mo lang siya ng sakto na ganyan o. Yan, isang ganyan. Tapos, sila na bahalang kayo niyan. Sila na bahalang, kakain. Yan yung maggot form ng, diba? Nung parang fly. Oo, parang, black shoulder. Pero hindi yan nalipad eh. Parang yun eh. Lumilipad sila, pero... Hindi yung gumagala talaga. Akala nga dati, nung una ko nung yan, para siyang langaw. Oo. Kaya nandidiri ako dito sa uod, kasi akala ko, yung langaw mismo. Hindi pala siya langaw. Pero fly lang yung pangalan. Lagay mo na lang yung tsura ng Ipopost natin yung picture ng black shoulder fly. Shoulder. Yan. So, meron din si Boss ExoManiac na yan. P-trans na ibibreed niya soon after ng molt neto. Yan. Tapos, ito yung kanyang mga... Chroma? Hamori. Hamori. Ito, Hamori. A future breeder din yan. So ito, meron na tayo ditong pem, sure pem sa Camille. Ito, parang male din eh. Looks male? Mm. Unsex na lang. Pero matik yan. Matik. Yeah, out na lang kasi yan. Ito yung aratom niya na nag-breed. Pang breeding. So, watch out, watch out. Secret mo na, secret. Secret mo na, pero pa-drop na to. Ang laki na ng eh. Mm. Grabid na to. Oh. Ayan oh. Kung makikita nyo sa likod, medyo namumuti na yung lower abdomen niya. So, bilangan natin ang mga 2 to 3 weeks yan, magdadrop yan. Stig! Yeah. Ito yung balfuri niya, tapos ito yung nagdrop na balfuri. Yeah! Tapos, meron pala si boss na
SPB call. Hindi ko nga siya mag-breed eh, mahirap siya nahapan. Ito yata yung mayon? Ito ba yun? O iba di, pa yung hindi mayon? Hindi ko alam eh, kasi ang kinunayin ko niyan. Di nyo maani. Local siya pero... may ano nga din ako dun eh, Atimonan eh. Boss, baka mapaka mo may daga oh. Ah! Laki na agad oh. Kung kakalkante sa ano eh. Ang kit paano nila, ba sa yan? Hindi sila... Hindi sila yung skittish. Yung oh. Nila natakbo. Chill lang sila, chill. Yan oh. Oh, hindi sa camera siya eh. Oo, pumuporma pa. Pumuporma pa talaga eh. Ngayon lang nakita ng bisita eh. Ngayon lang nadalaw daw eh. Yan oh. Kaya medyo nagbago yung kanyang temperature. Kasi kanina, nung pagdating, masyado siyang mapula eh. Oh, red. Ngayon, naging brownish na oh. Oh ha? Kikis-kis ko pa ito. Yung iba nandidiri sa ano. Pero ang sarap niya hawakan, promise. Sarap niya hawakan. Ano yung belly niya? Pag ginawa kami yung belly niya, malambot na. Ayo. Pero naliligo ba yung mga yan? Ano? Pinapaligaw ko sila ano, every other day. Sinasabay ko sa ano, yung maligam-gam na tubig. Yung para medyo, tapos pinaarawan mo na rin. Mas the best sa kanila yung huwag mo siyang iaasa sa ilaw, dapat binibilad mo rin saan. Sa may natural sunlight din talaga. Pero hindi rin okay na ano eh, no? Nasa labas lagi. Kanyari, i-display mo sa labas. Parang hindi siya okay. Hindi okay na ganun. Kasi hindi mo alam kung anong nakakain niya. Kunwari, may biglang natakbo na ipis. Tapos binanatan niya. Kaya the best na nasa safe environment kasi ano eh, kung ano-ano lang kinakain ito pag nasa labas, yun ang mahirap, di mo nakakontrol. Oo. Oh. Tapos madudumi pa yung mga nakakain. Hmm. Laki na ng ano nyo, Chaco. Terminator na. Pero pala may papakita pre. Ito yung abik-abik ko. Ayan pala, avicularia. Hindi ko siya nisasama sa vlog ko pero wow! Yan. Wow! Astig, black na black oh. Kita ba? Walang ilaw. Solid, oh. Kita. Walang solid. Kita. Ayan, oh. Katago na siya. Pero, mga vicularia, ano mga pink toe yan, eh. Pero ito, pre, ano, female na siya, Shurpem. Yun, Shurpem. May future, ano, tayo. Breeding may ulit. Future breeder. Lumalaki yan ng mga 5 inches arboreal species. Avicularia. Dapat dito ko siya ilalagay, eh. Dito sa ano, sa huling ginawa kong ano, enclosure. Ah, dito mo dapat lalagay. Kaso kinakabahan ako kasi parang ano. Malaki pa para sa kanya? Malaki pa. Saka ano pa? Binabaran ko muna ng ano, ng tao dito, spring tails para doon natin ma-check kung ano, kung safe yung environment. Pag ano nagsistay yung ano, spring tails. Ay, ibig sabihin mo. Kasi ang mga avicularia, high humidity talaga yan sila eh. Mm. Kailangan hindi ka natutuyuan dyan. Kaya ako namamatay ng mga pokis sa Saudi. Hindi nga, ang pokis sa avicularia hindi kayang mabuhay talaga sa Saudi. Pero bilib ako sa'yo kasi akalain mo yun, nakapag-keep ka sa Saudi, di ba? Sobrang init ng area. Yan, mamaya i-discuss natin yan sa vlog mo. Yes! Dahil interview naman niya ako. give and take lang pare. Yes. Gumagawa kami ng content namin para sa isa't isa. Pero yung sa'yo, no? Ang laki na ng LQ mo. LQ ba yung sa'yo? O ibang ano yun? Ano yun? Arabian. Arabian. Arabian black. Fat tail. Iba, magkaiba sila, no? Hmm. Ito, fire leg. Sa pang fire leg, mga future breeder niyan. Ito, Lasiodora parahibana, pero ano, unsexed pa. sure male na yan, sigurado. Kaya hindi mag-aabot ng female ko, 7 inches na yung female ko eh. Ah, female yung sa'yo? Oh, hindi ko nga na-vlog kasi minerder niya yung kamit niya eh. Ang late kasi nung napamatch, 5.5 lang yung ano, adult main first SW. Yung mga 5.5 inches pa lang. Ang pinaka mahirap para sa akin i-breed yung mga ano, yung mga pokis. Ito ano to, meridionalis. Hindi ko na binai-vlog yung ano yung pag-mate ko sa kanila pero ayun, nagtago na siya. Ayun so. Mated na to? Oh, mated na 'yun. Stig. Mm.
Pero ang hirap nila i-mate kasi ang sobrang tapang ng ano, male. Oh, kasi tsaka same size yung mga male niyan eh. Uh-huh. Yung natatakot nga rin akong i-breed pa yung ano, yung male ko na ensay. Mm. Kasing laki lang niya yung female, feeling ko ano eh, kukulatahin niya. Pero sa tingin ko naman din naman kasi ang male kasi 'di ba, ang target talaga nila is mag-mate na. Di na sa tingin ko hindi naman nila kakainin na 'yon kasi ang main purpose nga nila is to mate na, kaya malabo na rin na kainin nila yung pen. May opinion lang ah kasi. Pero ang adult as naman 'yan. Mas nag-top siya. Umaabot pa ng mga ano 'yan eh. Mga 4 to 5 months na basta wag mo lang pakainin. Ayaan mo lang siyang mag-fast. Kilobraki pala kayo. Ito, kilobrakis. Mm, kilobrakis. Kilo ba yun o chilobrakis? Pwede rin, kilo. Yan, gonjinses. Actually, medyo boring nga yung itsura niya. Pero uncommon yan. Mm. Kasi ang hirap din i-breed ng mga fusorial talaga. Mm. Tapos, ang liit pa nito mag-drop. Tapos ang problem, ang mahirap kasi sa mga kilobrakis talaga, mahirapan kang i-pull. Ah, yun lang. Kaya normally, talagang hayaan mo na yung mga slings dyan. Mm. Kung mapapanood mo si boss natin, si Exotics TV. Exotic. Nag-breed siya ng kanyang, yung fossorial niya na ano, na, I think that's, hindi ba merit? Ay, hindi merit. Yun yung isa pang fossorial, Brad. Ano? Kalimutan ko na eh. Ah. Ceratogapus din. Pero ano? Darlingi. Ah, Darlingi. Nag-breed si Boss Exotic TV ng Darlingi. Hinayaan niya na yun doon. Kinolekta niya. L2 na. L2 or L3 na yung slings. Kasi mahirap ka talaga mag-pull. Kasi yung sapot nila, ano eh. Kaya yung diskarte ng kunwari sa mga kapal magsasapot, ang ginagawa nila ano no, walang ganong substrate. Oo. Kasi parang ganyan nangyari sa ano ko. Mas maganda yan para hindi nila ibaon, itago yung ano. Parang nangyari din sa ano ko sa embank ko. Kitang-kita siya. Oo. Ito lang yung exact nung ano binabantayan niya. Kitang-kita siya kasi. Yung exact. Walang ganong ano yan substrate. Niyayapos niya lang yan. Para pagka ano, ilang days na yung pag-drop niyan. Parang wala, kulang-kulang isang banat. Kasi, paano na yun? Papisa na rin yan? Pero hindi ka magpupul? Hindi ako magpupul. Sa invert, ang suggest ko nga sa iba pag beginners, pag gusto nila yung medyo uncommon yung PS nila, tapos hindi sila mahirapan mag-breed, mag-invert na lang sila. Oo, kasi pwede mo lang i-communal yun after eh. Communal mo lang, kasaya mo lang sila mag-breed ng ganyan. Gusto ko rin i-try sa ano, sa Pokis. Pero sa Pokis daw, boss, pag mag communal ka, mas maganda marami siyang hide talaga. Yun nga lang, ang tendency, pet hole. Ito mo, katulad nito, mga to. Yung mga Pokis niya, ang daming ano. Ito saan? Ang daming ito, mga cork bark. Actually, hindi. Medyo ganda nitong ano nito. Ayun, puso natin para kita. Ganda ng kanyang... Ayun yung male sa taas. Naka-communal na sila, no? Ang hirap pero mated na kaya? Mated na kaya? Ito yung female nandun sa ilalim yan. Sure ako mated na yan, kaso matagal mag-drop talaga yung mga pokes. Gagawa pa na. Ito yung nakatakas dati, di ba? Actually, iba na yan. Kasi yung nauna niya. Ah, iba ba yung nakatakas? Oo. Namatay na yun eh. Ang laki na nun eh, no? Hmm. Parang na-expired na lang siya. Piling ko magkapatid nung binenta sa akin. Nasa mga 6 inches na yata yun eh. Or mahigit. Magkapatid kasi sila, nung kinuha ko siguro, din lang sinabi. Ito, Singaporean Blue. SG Blue. SG Blue. Bait sa'yo, lumalabas ha. Akin na. Ano? Ito yung mga enclosure na madali ang gawa eh. Kaya ganyan yung design. Sa loob. Ayan o, ha? SG Blue. Wala kang ilaw. Pwede. Yun, napakaganda. Ayan, kaya ano yan eh, Earth Tiger yan kasi ito naman. Oh. Earth Tiger. Para magkaroon ng humid, nilagyan ko ng heat source ilaw saka tubig sa ilalim. Stiga. Oh, tapos
Tapos nakapatong yung ano. Oo, yan. Niwalay ko yun. Para tuloy-tuloy yung humidity niya, no? Mm. Kasi ayaw nila ng tuyo, eh. Ayaw nila ng tuyo, tapos gusto nila mainit. Yan. Tapos separate na yung mga, ayan, mga nin. Oo, oh, dami, oh. Mm. Actually, experimental pa lang ito, eh, no? Dami na yan. Oo. Boy na boy sila sa humid. Mm. Dalawa yung ano, yung tatamaan dyan kasi mainit, mabilis sila mag-molt. Kaya yung mga jubis, mabilis din lumaki. Tapos ang pakain mo dyan? Apple. Tsaka yung itong ano, chick booster. Chick booster para lang yan dyan sa ano, di ko alam kung nakain ng jubis eh, pero... Kumakain niya sila yan. Yung ano naman, source of water nila yung mga ano eh. Pero tinataguan lang nila yan eh. Tapos yung mag ang ano pala yung secret ng iba pag nagbi-breed ng ng dubia, yung pupo ng ano ng mga adult. Oh. Nilipat dun sa ano sa mga nymphs. Oh, sa mga nymphs. Hindi ko alam eh. Yung pupo lang? Oo. Kinakain ata nung ano ng mga nymphs. Ah, okay. Ginagawa mo rin 'yon. Oh, ginagawa. Pag naglilinis ka nung sa adult. Oh, i-transfer ko dito. Ayos ah. Bilis tumami oh. Ang dami na agad eh. Ayun lang yung ano, adult, yung mga adult ko. Kasi naghihirap pa ako gawa ng biin ng ng bearded dragon ko, ayan. Pero mabilis sila mga anak kasi nga mainit. Pero ang pinapakain mo sa BD mo, mga sub-adult? Adult na minsan. Adult na kinakain nila yan? Oo. Pero ano, isahan lang, wag ano, wag dalawa kasi baka mag... Ma-over. Oo, yung pinakain, yung sakit ng bearded dragon, hindi sila nakakapupo. Ah, yung in congestion oh, na ano sila. Dami 'yun, no. Ginagawa mga dragon. Kasi, no, every other day parang ganun. Ilan ang female diyan? Dalawa. Si Sabrina sa si Natasha. Para mga Sabrina, model. Sabrina at Natasha, ayan. Si Sabrina at si Natasha. Laging magkasama yung ano yung pem kasi yung ano yung male likas na aggressive na talaga. Pero wala naman siyang division, 'di ba? Buo yan eh, 'di ba? Kasi malaki yung area eh, kaya hindi niya mabubuli rin kasi malayo yung pwedeng ano puntahan. Oh. May enough space sila. May taas naman. Kaya pag bubulihin niya nito, pwede silang pumunta sa taas. So ganyan lang yung feeders niya lagi. Meron lang siyang stock na ano dyan, BSF. Larvae form. Yung iba, no, kadalasan di wala ako nakikita na ano, na buhangin yung sub. Oh, wala. Usually, ano eh, walang sub or walang sub. Or parang kahoy-kahoy lang nilalagay nila. Lang nilalagay nila yung ano, dyaryo lang, kasi para mabisto linisin. Problema naman doon, araw-araw kang magtatanggal ng ano. Oh, yung mga... Papalitan mo. Pero ito naman kasi, pag sa buhangin sila pumupo, dadamputin mo lang sa tapo mo. Mag ganito ang buhangin sa Saudi. Pero ano siya, Vitasand ang tawag dyan? Vitasand? Oo. Normal sa Saudi itong ganitong buhangin. Kasi yung natural environment naman nila talaga mabuhangin eh. Kaya nagtatanggal. Normal to sa ano? Normal sa Saudi itong ganito? Hmm. Ito nga pinangahalo ko sa ano eh. Sa... Scorpion ko, sa mga dry ko. Sa mga dry species ko. Pino talaga. Oo, pino talaga. Ganyan na yung makukuha mo sa disyerto. Ganyan na ganyan. Madali kang magsulat ng pangalan. Grabe. Grabe, no? Nakakaingit nga dun eh, kasi, ayun, kakain siya. Lolo. Ayan, nagutom. Ayan, no? Feeding the dragon. Yalanta ka niyan. Laki na ng chan kasi gustong-gusto niya yung BSF. Ano, BSF. Stig. Sarap mag-alaga nito, no? Kung may place ka talaga na pang ano, exotic room. Nakita niyo naman itong exotic room ni Boss ExoManiacPH. Pak! Hindi pa ako makaporma kasi hindi pa aking place din. Ay, hirap forma eh. Pero at least, di ba, naayos mo ng maganda yung ano? Discarte lang pa. O, kakain ka pa? Kain pa daw siya. Kain ka pa. Pag ganyan, ang kagandahan pala niya, kaya maganda siyang ipakain, kasi wala, parang halos wala siyang exoskeleton. Ah, malambot lang talaga siya. Oo, mabilis siyang matunaw sa ano. Tapos hindi rin kasi mabaho, hindi katulad ng magot ng ano. Oo, yung sa yung langaw. Oo, magot ng langaw. Nagganon ako dati eh. Ang baho lang kasi.
bumabaho yung enclosure. Hindi ko na trinay ulit. May ano pala, may discarte din ang ginagawa dito. Kasi pag, ito kasi pag nag-ano siya, nag-moist siya, pag yung ano nabasa, nakakakit sila din sa taas. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng pan dito sa taas. Para yung moist, ano lang siya. Sa baba lang talaga. Sa baba lang. Kaya di sila nakakakit ngayon. Tapos, halos dry yung ano. Mamoist lang yung ano, yung pinakasub niya, pero dry. Yan, hindi yan pwede ipakain sa slings. Pwede. Actually, pinapakain ko sila sa slings. Kasi, mas mabilis nga siyang, ano, ma-take down. Slings sa scorpion, yan. Pinapakain. Stick. Talagang, yan ang malupit na keeper. Hindi, dapat kasi pag keeper ka, magaling ka rin sa feeders. Hindi naman pwede kasi bili ka lang ng bili lagi. O, maghihirap ka. Tsaka ano, tsaka hindi mo alam kung malinis ba yung nabibili mo minsan. O, isa-isa rin yan. Minsan makakatsamba ka, yung mga superworm na madudumi. Mm. Tapos, madi-DKS yung alaga mo. Mm. At least kapag ikaw nagbibreed, in control ka kung ano yung pinapakain mo sa feeders mo. Oo, lalo na sa mga lats, dubia. Kasi yan, ano yan eh, contaminated dyan kasi yung tae nila nandyan na rin. Oo. Eh, may iba, hindi na talaga naglilinis ng ano eh. Yung iba naman, for example, sa mga pet shop, di ko naman sinisiraan yung pet shop, ano? Kasi minsan nagpunta ako ng pet shop. Alam mo yung mga dead fish sa galing sa aquarium? Ah, yung mga lumutang sa, na. Oo, oh, hinahagis lang doon sa loob ng, ano? Ng superworm base, ano nila, yung tub nila ng superworm. Oo. Ganun yung ginagawa ng iba, kaya di natin alam kung anong ikinamatay ng fish, diba? Tapos kakain ng superworms, tapos superworms naman kakain ng alaga. Oo, ng tarantula. Kailangan maging maarte ka sa feeders. Di, totoo yun, kasi kung ano na, kung madumi yung feeder mo, ganyan yung nangyari sa DKS ko eh, kasi yung mga feeders ko, ano eh, contaminated eh. Hindi ako nakakapaglinis ng mga tub, ganyan, kasi madami yung trabaho, tapos ano. Pero okay din yung ginawa mo, kunwari meron, yung parang lang, crickets meron sa wild, kinuha mo, tapos binirid mo. Pero wag direct na ipapakain mo sa alaga mo, dapat mag-cycle na siya. Oo, mag-cycle muna. Mm-hmm. Ganun yung ginawa ko dun sa common lots dun. May lots dun, pero hindi ganun kalalaki ng lots dito. Ang liit ng lots dun. Ang liit lang ng lots dun. Mga half the size ng lots dito. Parang nakaka-survive talaga sila sa oh, dito. Sa, kaso, ang bilis ng cycle. Ah, yun lang. Oh. Mabilis sila mag-mature. Mabilis. Alam niyo kung anong nakakaano lang dito sa ano, sa Birded Dragon? Hindi yung kagat eh, yung kalmot. Ayun oh. Ayun, may mga kalmot sa akin, no. Kasi matatalo. Ah, nagmamarka talaga 'yan, no. Ito. Di siguro depende sa balat talaga. Ayun oh, mga pero hindi naman siya ganun ba katalas yung ano niya? Pag matalas siya, pag ano talaga. Oo nga, no, talas, oh. Tapos pag nagkamali ka ng kapit nito. Pag bila siyang nanakbo. Pero ano talaga siya, parang the best beginners na reptile kasi minsan di pa ako nakagat nito. Kung ikukumpara ang BD sa ano, sa leopard gecko, Depende kasi sa taste eh. Sa ano, leopard gecko kasi, hindi ko siya talaga trip yung itsura. Kasi ano eh, kinukaan ba? Oo. Pero pagapake mo, boss. Ha? Pagapake mo sa yan. O, ganyan lang mag-handle ng, simple lang sila. Hindi sila mga skittish na, ano. Medyo skittish minsan yung leopard gecko eh. Pero ang leopard gecko kasi nakikita ko sa kanya, hindi siya maalaga. Kasi hindi mo na pwede mo siyang iwanan lang eh. Hindi mo siya kailangan paarawan. Yung birded dragon, kailangan commitment ka dito. Kasi kailangan mo siyang paarawan. Medyo maselan din sa pagkain tong mga 'to eh. Kailangan pa iba-iba para ano, hindi para ka hindi mag ano. Ayun, no? Nutrient ano, efficiency. Pag ganyan, pag minsan ginibiro ko asawa ko. Nalagay ko sa likod ko, tapos bilang ko nga yung kapit. Takot sa birded. The father of the dragons. Oh. ExoManiacPH. Ganyan lang siya. Di na siya mananakbo. Stig. Malinis-linis kasi sila nung pinapaligawan ko itong mga.
Then, tsaka dry kasi yung substrate nila. Pag bumabaho lang naman usually ang reptile pag moist ang substrate, tapos naghahalo na yung ihi nila, tsaka ano. Hindi siya nililinis. Kunwari, natayo siya dyan. Oh. Tapos siyang pagagapa. May nakita ako, nag-bearded pero kusot yung ginamit. Hindi okay yung ano eh. Bisa kasi nakakain din nila yon. Ito naman, ang kagandahan nito, ano, tinawag siyang ano, vitasan. Pag nakain siya, soluble siya, yung natutunaw. Oo. Oh. Matutunaw siya sa ano eh. Kaya kahit mahalo yung mga feeders mo na, mahalo. Kasi hindi mo maiiwasan, matatapunan ng vitasan yung lalagyan ng feeders. Pero hindi ko alam yung tawag dun sa ginagawa ng bearded dragon. Kapag napunta sila sa isang lugar, ang sense of smell ata nila, hindi dila sila. Oh, nagte-thermal na yun eh. Oh. Eh yun, nasasama dun minsan. Makakain nila yun. So yan, mga kahabi, dapat vitasan gamitin nyo. Ayan, oh. Tignan nyo naman, ang bilis lumaki ng kanyang mga bearded. 4 months lang, may ganyan ka nakalaki. Yeah. Tapos ito pa, isa. Oo ha. Akala mo, tuko. Itatry naming ipid si Pakin ng ano. Oh, lutong. Ang lutong. So yun guys, ano yan? Hitcher. Ay, hissing cockroach. Hissing cockroach. Ang kinain ng ating kasi naalala ko nung may nagsabi kasi na subscriber na hindi daw yan hisser, hissing dapat. Ayun, ubos na. Sarap. Solve?